ang susunod na sasalang Mayor Hagedorn. At ang kanyang tanong ay manggagaling kay Ms. Jessica Soho. Mayor Hagedorn, bagamat marami pong nagmamahal sa inyo sa Palawan, marami rin po ang takot dahil po sa inyong kamay na bakal. Paano nyo po ididepensa ang inyong sarili dun sa mga nagsasabing isa kayong diktador, isa kayong you cut through the process to punish some people, etc. Ano ho may sasagot nyo doon, Mayor? Hindi po totoo yun na, ma'am, na actually sa Puerto Princesa po, we dispense justice with compassion. Alam niyo, para to give lang po an example, no? Alam natin yung pangangalaga ng kalikasan, nahihirapan yung mahihirap. Dahil sila doon nabubuhay, yun ang source ng income nila. Pero hindi pwedeng maging katwira naman yung kahirapan para lumabag ka sa batas. Otherwise, magugulo yung ating gobyerno. Halimbawa, isang sample, nakahuli kami ng nag-uuling lang. Bawal yung uling. Nahuli. Iiyak sa akin yung magulang, pambili lang ng pagkain niyan, Mayor. Pambili pang eskwela lang ng mga bata. Alam niyo, binabayaran ko yun. Sinasabi ko sa kanya, huwag niyo nang kunin yung nakumpiska. Pabayaan niyo yan dahil kamali kayo. Ito yung bayad doon sa halaga ng nakumpiska, pero huwag niyo nang uulitin. Kasi bawal yan. Tapos naglagay po tayo ng mga community relief assistance doon nga po sa mga naapektuhan sa ating environmental programs. Yun po yung lahat po ng kriminal, wala po kaming sinalbig. Sorry po. But if you were doing very well as a mayor, bakit gusto nyo pang maging senador? If you were really effective as an, you know, part of the executive branch of government, bakit gusto nyo pang sumali sa legislative kung saan ang gagawin? Eh, magbalangkas po ng batas. May mga bagay po kasing naging successful sa Puerto Princesa. Tingnan namin kailangan i-replicate sa national. Like for example po, yung declaration ng state of calamity. Dati po yan, presidente lang ang nandideklara. Noong ma-encounter namin yung problema sa pagtigil ng kaingin, kailangan namin gamitin ang calamity fund. Sabi nila, hindi pwede. Presidente lang ang pwede magdeklara ng kalamidad. Imagine, pondo namin, problema namin, presidente ang magde-decide. Nag-declare kami ng state of calamity. Ngayon, no, naging batas yan. So, everybody is benefiting from what we do. Maraming salamat, Mayor Hagedorn.